Ayan guys, meron tayong nabiling hasa-hasa. Ayan, fresh na fresh pa yan, no? Kaya ang gagawin naman natin ngayon ay ipiprito natin. Nung dati ay may sabaw, ngayon naman prito. Ayan, lagyan lang muna natin ng asin. Ayan, lagyan mo lang ng asin. Tapos bago mo i-prito. Lagay ka lang ng mantika. Tapos painitin mo lang yung mantika dyan sa yung kawali. At pwede mo na ilagay ang isda. Ayan. Tapos ihanda mo na ang sarili mo. Dahil sigurado, lalaban yan. Takbo ka na. Ayan, ingat lang sa pagprito. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit kailangan pang lumaban. Ano? Pagka nagluluto. Kaya walang madali sa buhay natin. Kahit pagpiprito ng pagkain ay kailangan mong pagsikapan, kumbaga. Ayan. Ingat lang sa pagprito. Baka kasama ka sa maprito. Ayan guys, meron na tayong naprito. Pero hindi tayo magtatapos dyan sa prito lamang. Meron tayong gagawing partner nito na siguradong magpapagana sa ating hapagkainan. Abangan natin mamaya. Meron tayong gulay na ampalaya. Yan, in-slice lang natin ng katamtaman lang, ano. Tapos itong kalabasa at sitaw. Yan, itong tatlong to ay napakasarap na gulay ito, ano. Pakulo ka lang ng tubig. Tapos pag kumulo na, ilagay mo na yung kalabasa. Unahin mo yung kalabasa ang paglagay. Tapos niyan ay hayaan mo lang kumulo ito, no? Tapos isunod mo na rin yung ampalaya. Kasi itong dalawang to ay medyo may katagalan maluto. Kaya ito yung uunahin nating isa lang, ano? Yan, pakuluan lang natin. Tapos para mabilis kumulo, takpan natin, ano? Siguro mga 5 minuto. Ayan. Pagka kumulo na, ayan. Pwede mo na isunod ang ano, sitaw. Kasi ang sitaw, madaling maluto lang ito eh. Kaya hinuli lang natin, ano. Kung meron pa kayong mga okra, ganyan. Magandang ihalo rin dyan, malunggay. Yun, magandang gulay yan na pagsamasamahin lang sila. Tapos lagyan mo lang ng asin. Wala tayong ibang ilalahok dito kundi tubig at asin lamang. Yan ang mga lutong ano, no, pang bukid, pang probinsya. Ngunit napakasustansya nito, ano. Tapos takpan uli natin para mabilis na kumulo ito, no. Tapos ayan, pwedeng-pwede na, oh. Kumulo na ang ating gulay. Kung mayroon pa kayong maraming gulay na pwedeng isama dyan, napakasustansya yan, yung sabaw pa lang niya. Alam nyo, manamis-namis ito, no, pagka yung matitikman. Kaya napakasarap nito. Kaya pagkatapos niyan ay pwede na nating ihain, ano, i-plating natin para ano, lalo tayong gaganahan, eh. Umusok-usok pa. Yung kalabasa niya, alam mo yung ang tawag dyan sa kinaray ay marabu. Yung marabu. Yung pag kinagat mo ay hindi siya durog na durog. Yung katamtaman lang ang luto niya, ang lambot niya. Napakasarap po nito, pampalinaw ng mata ang kalabasa. Hindi lang pampalinaw ng mata, no, napakaraming sustansya ang naibibigay ng mga gulay na ito. Kaya sa mga hindi ganong kumakain ng gulay, nako, kumain na po kayo. Ayan ang ating partner na pagsasamahin na natin itong dalawang to. Ang isda at ang ating nilapwahan na gulay. Laswa ang tawag natin dyan. Ayan. Muli, shout out sa inyong lahat dyan at maraming maraming salamat po. God bless everyone.